mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa usapin ng COVID-19. Naglabas na ng bagong panuntunan ng Malacañang kaugnay ng pagsuot ng face shield. Ayon po sa palasyo, hindi na po mandatory ang pagsuot ng face shield, partikular sa mga lugar na nasa mababang alert level gaya ng sa Metro Manila. May pakiusap rin ang Pangulo tungkol naman sa pagdala sa mga hindi pa bakunadong bata sa mga pasyalan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Voluntaryo na ang pagsusuot ng face shield sa Metro Manila, Calabarzon at ibang mga lugar sa bansa na nasa ilalim ng Alert Levels 3, 2 at 1. Ito'y matapos maglabas ng Malacañang kagabi ng panibagong mga panuntunan sa paggamit ng mga face shield. Isusuot pa rin ang face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 5, Granular Lockdown o ECQ. Sa mga lugar na nasa Alert Level 4 at ibang quarantine classifications, nasa mga lokal na pamahalaan naman at mga pribadong establishmento ang pagpapasya kung magpapasuot ng face shields. Obligado pa rin magsuot ng face shield sa mga ospital, medical at quarantine facilities. Isusuot din ito ng health workers. Maraming nagre-reklamo. Ang decision ko is, okay, tanggalin na ninyo yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day safety measure. Kasi matagal pa itong virus na nasa hangin lang. Inihalimbawa ng pamahalaan ang muling pagsipa ng COVID-19 cases sa Europa. Tinanggal nila yung mask kasi akala nila safe na. Sinasabi naman ng mga doktor, mga scientist na ang COVID ay nasa hangin pa, hindi pa nawala. Huwag po tayong tutulad doon po sa mga bansang nabanggit po namin ni Mr. President, na ang Europa, na kung saan siya po ngayon ang epicenter ng global pandemic, ay dahil po sila ay naging pabaya sa kanila pong dati nang ginagawa minimum public health standards. Muling nanawagan ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na ipagbawal muna sa mga mall ang mga batang hindi bakunado. Kasunod ito ng napaulat na pagpositibo sa COVID-19 ng isang 2 taong gulang na bata matapos ipasyal sa mall. Certainly, we cannot allow those below 12 years old or those getting or still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Pero isipin ninyo kung maliliit pa ang mga anak ninyo at hindi pa bakunado, do not expose them to the virus. Wala pa rin inaaprubahang bakuna para sa mga batang edad 11 pababa. Sinabi ng Pangulo, bumibilis na rin ang pagpapabakuna sa bansa. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Samantala, magkakaiba po naman ang opinyon ng publiko sa panibagong patakaran ng pagsuot ng face shield. May ilang nagsusuot pa rin bilang dagdag proteksyon sa COVID, pero po may ilan ding mas komportable na wala na ito. At live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Alvin L. Chico. Alvin, marami pa rin bang nagsusuot ng face shield sa lugar mo dyan? Henry, marami-rami pa ang may bit-bit na face shield. Marahil dahil ito ang unang araw ng pagpapatupad ng direktiba, kaya marami sa ating mga kababayan ang hindi pa alam na optional na lang ang pagsusuot ng face shield sa mga areas na mababa ang alert level. Ibig sabihin, alert levels 1 to 3, kagaya dito sa Metro Manila. Suot pa rin ni Cherry Ann ang face shield habang nag-aabang ng jeep kahit nabalitaan na niyang hindi na ito mandatory sa pampublikong sasakyan. Para sigurado lang po kasi baka hindi makasakay sa sasakyan.
Sa mga jeep at bus, kapansin-pansing, marami nang walang face shield pero meron pa rin nagsusuot ng maayos at yung iba, ginagawang headband. Karamihan sa mga nag-aabang dito, hindi pa alam na pwede nang walang face shield. Mas komportable ako yung walang face shield eh. Okay na okay. Pero may face shield ka pa. Eh, kanina ngayon mo lang sinabi, baka mamaya sitahin ako eh. Pagsakay ko sa tricycle, talagang abala ang may face shield. Kaya mabuti na wala nang face shield. Pero ang mga pasahero sa mga aircon na sasakyan, pinapasuot pa rin ang face shield ng IACT. Pag aircon vehicle, lagaya ng UV, taxi, modernized jeepneys, napakaliit po nung space noon. Halos magkakalapit ang mga mukha nila. Kaya po yung face shield doon is still required na isuot po talaga nila. Pero hindi lang sa jeep o bus pwede nang huwag magsuot ng face shield. Hindi na rin ito mandatory sa mga eroplano, barko, tren, at iba pang pampublikong transportasyon sa mga lugar na mababa ang alert level kagaya dito sa Metro Manila. Dilinaw ng DOTR na kahit enclosed or air-conditioned ang sasakyan, pwede nang huwag magsuot ng face shield. Para sa ating mga enforcers, sinabihan na rin po natin sila na hindi na nga po mandatory ngayon yung paggamit ng face shield dito sa NCR. Kaya po huwag na nila pong huhulihin yung mga tao na walang suot na face shield sa loob ng public transport. Sa malls, marami ang may bit-bit pa rin face shield dahil hindi pa nila alam ang patakaran. Pero nag-iingat pa rin ang Trinoma Mall para mapanatili ang health at safety protocol kahit wala ng face shield. Ang ilang establishmento sa loob ng mall, required pa rin ang mga manggagawa na magsuot nito. Ang hirap po kasi talaga pag naka-duty ng naka-face shield po talaga nakakahilo as in. Lalo na pag may customer po, ang hirap po magsalita. Hindi rin kami magkakaintindihan ni customer kasi minsan nabubulol po kami. Sakto lang po. Kung basta kung ano yung requirement, sinusunod na lang namin. Mas okay na wala na. Eh, mas maluwag na po kasi ngayon, di ba? Todo bantay naman ang mga gwardiya sa SM North dahil may ilang parokyano, lalo na ang mga may dalang bata na nagtatanggal ng face mask habang nagpapapicture. At habang papalapit ang Pasko, mas dadami pa ang tao sa mall na 11 a.m. hanggang 9 p.m. ng bukas sa weekday at 10 a.m. to 10 p.m. sa weekend at holidays. We're actually preparing for more people to come, especially nga because of the holidays and since we're at level 2 already. We'd like to remind everyone to practice the health and safety protocols, to wear their face masks, and also to practice safe distancing pa rin. Kaya may ilang consumers na hindi magtatanggal ng face shield dahil sa dami ng tao sa mall. Parang naging ano na po kasi, normal na sa akin yung pagsuot ng face shield araw-araw. Since pandemic, pag lumalabas ako, palagi may face shield. Added protection na rin po. Pinili ko po mag face shield kasi add protection po sa akin kasi po may diabetes po ako. Yung pamilya ko po, pag uwi ko, protectionan ko din sila. Dahil hindi na mandatory ang face shield, kumonti na rin ang namimili nito sa Divisoria kung saan nasa 4 to 5 pesos na lang ang wholesale price. Problemado naman ang mga naluging tindero na ngayon ay nagpapaubos na lang ng stocks. So Henry, summarize natin ha, malinaw na sa mga mall, hindi na mandatory. Sa public transportation, hindi na mandatory. Pero may ilang mga pribadong kumpanya na nagre-require pa rin sa kanilang mga manggagawa na magsuot ng face shield. Ang paliwanag dito ng National Task Force Against COVID-19, hinihintay pa raw ang final guidelines. Kaya ang diskarte, play safe muna ang mga private companies. Ibig sabihin, kahit may kautusan na optional na lang ang pagsusuot ng face shield, pwede pa rin nilang obligahin ang kanilang manggagawa na magsuot dito. Henry? Paglilinaw pa rin, Alvin, dun sa mga public transpo, na halimbawa yung enclosed, yung mga aircon. So, pwedeng walang face shield. Kasi sabi ng isa, pwede raw eh. Sabi ng isa, hindi. Oo, kasi mas maaga kasing nagpatupad o nag-enforce yung IACT. Kaya sabi nila, enclosed yan, kailangan naka-face shield. Pero nung bandang tanghali, nilinaw na yan ni Yusek Quazon na hindi, kahit enclosed yan, taxi man yan, UV Express man yan, aeroplano man yan, barko man yan, hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield. Pero kung gusto mo, ikaw bilang individual, gusto mo safe na safe ka, eh hindi ka pwedeng pigilan na magsuot ng face shield. Henry? Yeah.
Maraming salamat, Alvin L. Chico. Nakahanda namang umaksyon ang Metro Manila Mayors sa panawagan ni Pangulong Duterte na pag-aralan kung anong ordinansa ang pwedeng ipatupad para sa angkop na edad ng mga bata na maaring payagan sa mall. Kabado na rin kasi ang ilang doktor sa ibubunga ng pagluluwag ng mga restrictions sa mga bata. Nagpapatrol Doris Bigornia. Hindi nakalampas sa pansin ni Pangulong Duterte ang napabalitang batang nagka-COVID dahil nag-malling kasama ng mga magulang. Kaya mabilis ang kanyang direktiba. I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Kanya-kanyang reaksyon ang mga LGU pero may pagkaklaro agad ang Metro Manila Council. Tinanong ko nga kay Sec. Anyos, ito ba yung directive ng presidente, is this absolute, no? Talagang 12 years and below ba? Sabi niya, alam mo, Chair, you should look at from where our president is coming from. Nagagaling siya bilang isang magulang at isang presidente na concerned sa ating mga anak at sa mga apo. So kaya nga ang sabi niya, he's requesting for LGU, no? So sinasabi niya, pag-aralan nyo na lang kung anong edad talaga, kung ano naaagma. Pero handa na ang reaksyon ng ilang mayor. Siguro ang suggestion ko, huwag na natin dagdagan yung parusa at hirap sa tao. No? Pagsabihan na lang yung mga mall operators na sundin ang tagubilin ng ating Pangulo. For now, we will try to come up with an ordinance, pero patungkol sa mga mall operators. Ganyan din ang posisyon ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Sabi niya, dapat ang mga mall operators and owners ang mag-adjust, maglabas ng safety guidelines. Kaakibat na niyan ang pagtatalaga ng safety officers, di lamang para tiyaking nasusunod ang safety protocols sa loob ng malls, kundi para masigurong bakunado ang mga bata at may mga kasamang adults ang mga ito. Si Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi, di pabor na dalhin sa mga mall ang bata 5 years old pababa. Sabi ng information officer ni Mayor, makikinig sila at suportado nila ang input ng health experts. At sa ngayon, urgent ang kanilang panawagan. Kung paaari po, huwag na pong isama ang mga bata sa mga malls upang maiwasan ang pagkakasakit. Malinaw naman sa Metro Mayors kung ano ang gagawin sakaling hingan sila ng mga ordinansa. Pero mangingibabawan nila ang prinsipyong iisa lang ang pagpapasyahan nilang pulisya. If I would speak for the mayors of Metro Manila, pipilitin namin ang aming policy ay buong Metro Manila na, hindi na each LGU na Metro Manila para walang dituhan. Kung merong ibang LGU na mas stricto, iba naman ay mas maluwag, ay pupunta lamang ang mga kabataan dun sa mga lugar na mas maluwag. At yun ay magiging magulo para sa amin. Pero mas gugustuhin naman ng mga health experts na kaagad maibaba na ang guidelines. May napansin kasi ang Okta Research Group. May paggalaw sa weekly growth rate. We have been in this lockdown for so long. Kailangan na ho natin talagang matuto na mabuhay with the virus. And the most important, I think, yung mga pwedeng interventions na magagawa natin without necessarily restricting the mobility of people. Pwede rin namang lumabas-labas, pero siguro piliin mo kung saan. Kasi magkakaroon na tayo na papapasukin na natin ang mga bata. Para sa mga di mapigilang mag-malling kasama ang mga anak at apo, kuidaw na lang din dahil iniutos na ni PNP Chief General Leonardo Carlos na ipatupad ng husto ang health protocol sa mga lugar na yan. Iba pa kung magbababa nga ng ordinansa ang mga mayor. Huwag naman na sana parusa pa. Kawawa naman yung mga bata. Hindi, ikaw naman paparusahan, hindi yung bata eh. Ay, ako ba? Oo. Eto, huwag na. Huwag na yung parusa. Paalala naman ng Malacanang, dadaan sa proseso bago magpatupad ng anumang ordinansa. Depende sa lugar, depende sa sitwasyon, sa mga circumstances po doon sa kanilang lugar, ay tingnan nila kung ano yung pinaka mabuti para sa kanilang mga local jurisdictions
at base na rin po sa siyensya at kung ano yung mga ina-advise sa kanila ng mga health experts, whether here in the national or in the local. Kapag may rekomendasyon na ang city health officers ng mga LGU, saka magpapasya as one ang Metro Manila mayors. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Itinuturing ng Department of Education na tagumpay ang pilot implementation ng face-to-face classes nitong Lunes. Pag-uusapan din ng DepEd ang pagpapalawig nito sa ibang paaralan at rehiyon, habang naghahanda na rin ang 20 private schools na sasabak sa face-to-face sa November 22. Nagpapatrol Ara Perez. Isa ang Maricela T. Mabanta National High School sa Kauswagan, Lanao del Norte sa mga nakasama sa pilot face-to-face classes ng DepEd. Bagamat limitado ang pakikihalubilo sa mga kaklase ngayon lang ulit nakita, masaya pa rin ang grade 12 student na si Jelu. The first day of face-to-face pilot is happy and enjoy. Excited po sa another day na sad ugma na face-to-face. Ramdam naman ni Bayan Patroller May Princess Gaspar, guro at school information coordinator, ang kasiyahan ng mga katutubong estudyanteng nagbalik eskwela sa Burgos Elementary School na isang Indigenous Peoples Education School sa Botolan, Zambales. Para kay DepEd Secretary Leonor Briones, naging matagumpay ang simula ng pilot face-to-face classes nitong Lunes, kung saan 97 public schools ang nagbukas, habang mahigit 6,000 bata ang nakaranas ng in-person classes sa harap ng pandemya. We're very, very happy and very pleased and excited that things have worked out so well. We are looking forward to the expansion of the program. Sabi lang, yung standards na ina-apply natin for the pilot study should also be applied. Magandang karanasan ito at maging tungtong na rin kung paano natin i-expand ito, at lalo na kung halimbawa may mga request ang mayors ng NCR na mag-pilot test din kahit isa sa bawat lungsod. Ayon sa DepEd, patungo na talaga ang face-to-face classes sa expansion o pagdaragdag ng mas marami pang paaralang magbubukas mula sa iba't ibang rehiyon. One of the challenges, of course, is accurate assessment of the experience itself, no? Kasi true, we have contingency plans, we have laid down everything to the last detail, but the actual implementation, of course, is different. Tulad na lamang ng pag-aaral ng DepEd sa karagdagang proteksyong dulot ng paglalagay ng plastic barriers sa mga classroom at pagsigurong bakunado at dumaan sa COVID test ang school personnel. Gaya ng nangyari sa Zambales, kung saan may mga nag-COVID positive na guro, kaya't pinagpaliban muna ang pagbubukas ng 3 paaralan sa lugar. Ayon naman kay Briones, maaari nang pumasok ang mga naturang gurong nagnegatibo sa confirmatory test at pinayagan na rin magbukas ang mga paaralan bukas. Samantala, naghahanda na ang 20 private schools na magsisimula na rin sa pilot face-to-face classes sa Lunes, November 22. The regional offices and the division offices have conducted an ocular inspection about the readiness of these schools. Ayon sa DepEd, public man o private school, iisa lang ang nais makamtan, ang isang ligtas at makabuluhang balik eskwela para sa mga kabataan sa harap ng pandemya. Ara Perez, ABS-CBN News. Nakapagtala po ang DOH ng 849 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang pinakamababang naitalang bilang ng kaso sa kada araw simula noong December 28, 2020. Sa ngayon, umaabot na sa higit 2,819,000 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit 25,000 ang active cases. May 99 namang naitalang namatay para sa higit 45,800 na kabuang bilang. Habang may higit 2,000 na nakarecover para sa higit 2,748,000 total recoveries. Matapos po ang tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso ng COVID sa National Capital Region mula noong kalagitnaan ng Setyembre,
nakitaan po ng bahagyang pagtaas ang kaso nitong nakaraang linggo. Pero paliwanag po ng DOH, hindi pa naman ito dapat ikabahala. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Tumaas ng 8% o mula 404, naging 435 ang average daily cases sa NCR mula November 8 hanggang kahapon. Tanging ang NCR at Region 12 ang nakapagtala ng positive growth rate nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Professor Guido David ng Octa Research, wala pa namang indikasyon na bumaliktad na ang trend. We're already at the level where we were last year, around 2,000 cases per day. We're not seeing a significant threat right now. We may see upticks due to mobility, but as we can see, we're already at close to a plateauing. Ang Department of Health sinabing hindi pa naman ito dapat ikabahala. Hindi pa rin kasi malalaman kung ang pagtaas ng kaso ay dahil sa pagluluwag sa Alert Level 2. Karaniwan kasing tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo bago tuluyang makita ang epekto ng pagluluwag o paghihigpit sa isang lugar. November 5, nagsimula ang Alert Level 2 sa Metro Manila. Mobility is increasing. Nakikita natin na marami po yung mga crowded areas sa ngayon, and that should serve as a warning for all of us. Now, if this will continue on, yung risk po o yung probabilidad na tumaas uli ang mga kaso in the coming weeks ay naandyan. Tingin ng DOH, hindi imposibleng mapasa ilalim ang NCR sa Alert Level 1 pagsapit ng Disyembre. Pero una na nilang ipinaliwanag na bukod sa bilang ng kaso at health systems capacity, kailangan nasa 70% ang mga senior citizen at mga may comorbidity ang nabakunahan na, habang dapat 70% din ang target population ay naturukan na. Kailangan din na isaalang-alang ang bilang ng mga establisimiento sa ilalim ng Alert Level 1 na may safety seal, at ang pinakamahalaga, mapanatili ang low-risk classification sa loob ng isang buwan. Sa buong bansa, tanging ang Cordillera Administrative Region na lang ang nananatiling moderate risk pagdating sa bilang ng kaso. Ito'y dahil nahuli ang rehiyon sa pagtaas ng bilang ng nagkakasakit. Tuloy-tuloy naman ang pagproseso ng Philippine Genome Center ng mga sample para matukoy kung anong mga variant ng virus ang tumatama sa mga tao. Mula sa 666 samples na kinolekta nitong mga nakaraang buwan, 630 o halos 95% ay Delta variant. Sa patuloy na paglabas ng mga tao, nananawagan ng DOH na magtulungan ng lahat at dapat maging responsable ang publiko sa pagsunod sa health standards. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Gretch, isang malungkot na balita ang yumanig sa industriya ng musika. Tama ka dyan, Ate B. Sumakabilang buhay na ang isa sa pinakamahusay na singer at composer ng OPM na si Heber Bartolome, na nilikha ang classic hit na Tayo'y Mga Pinoy. Sa kanyang paglisan, iniwan ni Heber ang isang kanta na sinasalamin ang sitwasyon ng bansa. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Nitong Nobyembre 9 lang, ipinagdiwang pa ni Heber Bartolome ang kanyang 74 na kaarawan sa kanyang tahanan sa Banlat, Quezon City, kasama ang mga kapamilya at kaibigan. Pero pasado alas 8 kagabi, sumakabilang buhay ang OPM legend habang sinusugod sa Veterans Hospital sa Quezon City. Ayon sa kanyang kapatid na si Jesse Bartolome, biglang nawala ng pulso ang kapatid na matagal nang iniinda ang kidney stones at sakit sa prostate. Hinanda pa naman daw nito ang sarili sa itinakdang operasyon sa kanya. Pinagyaman ni Heber ang OPM sa mahigit 4 na dekada niyang karir sa mga di malilimutang kanta tulad ng Tayo'y Mga Pinoy na sumikat nung panahon ng martial law at itinuring ding national anthem ng mga overseas Pinoy. Pinaglaban din niya ang mga copyright, royalty at iba pang karapatan ng mga kapwa composer sa Philscap. Konsolasyon ni Jesse ang huling Facebook post ni Heber ng kanta nilang Eleksyon. Ito'y tungkol sa paghahanap pa rin ng bayan ng tapat ng mga pinuno na hindi bibiguin ang tao sa mga napako nilang pangako. Yaw'y pagtutol sa kinagis na. Isang dekada mula nang nilikha ng grupo nilang Banyuhay, malinaw pa rin daw ang mensahe ni Heber tungkol sa kahalagahan ng halalan sa harap ng mga panlilinlang. Nangihinayang lang ang kanyang kapatid na hindi man lang nabigyan ng pambansang parangal si Heber sa husay niya bilang song lyricist.
Gayunman, nagpapasalamat ang pamilya Bartolome na hindi mawawala ang alaala ni Heber sa publiko sa mga immortal niyang awitin. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyong kontrolado siya ng malapit na aide na si Senator Bongo. Iginiit din ng palasyo na hindi ang nakabimbing investigasyon sa International Criminal Court ang siyang dahilan kung bakit tatakbo pa rin ang Pangulo sa darating na halalan. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Mabilis na dumepensa si Pangulong Duterte sa aligasyong kontrolado siya ng kanyang dating aide at ngayon senador at presidential aspirant na si Bongo. Sa kanyang talk to the people, ipinaliwanag ng Pangulo na kailangan niya sigo sa kanyang lingguhang meeting sa ilang miyembro ng kanyang gabinete sa Malacanang. Kailangan ko si Bong actually, hindi sa lahat. Because Bong is the chairperson sa Senate Committee on Health ang demography. Health kanya eh. So mabuti lang siya nandito. But he does not control anybody. He does not control me. He is here to do his duty. Na may matanungan tayo kaagad. Bago ito, nagpatutsada kay Go si retired Lieutenant General Antonio Parlade na maghain dito ng kanyang COC bilang Pangulo kahapon. Wala akong grip kay Senator Bongo. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the President. Agad itong itinanggi ng senador at maging ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. General Parlade's statement is baseless. In the years I have known the President, he has always been his own man. The President stands by his own decisions, has always been firm in his directives to us working for him, and is not as easily swayed or influenced by others as purported by the general. Dagdag ni Lorenzana, malaking tulong umano ang senador para mapataas ang sweldo ng mga sundalo, pati na sa pagsuporta sa mga programa at modernization ng AFP. Itinanggi naman ng palasyo na ang pagtakbo ng Pangulo bilang senador sa susunod na halalan ay para takasan ang napipintong investigasyon ng International Criminal Court sa umunoy mga pang-aabuso sa ilalim ng kanyang madugong war on drugs. Nauna nang inanunsyo ng Pangulo na plano niyang magretiro sa politika oras na matapos ang kanyang termino sa 2022. Wala namang kinalaman sa ICC case yung desisyon ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Ang pagtakbo po ni Pangulong Duterte as senator ay dahil gusto po niyang magpatuloy ng kanyang serbisyo sa taong bayan. At dahil matatapos na yung term niya as president, he believes in his heart that he still can contribute to public service, no longer as president but now as senator. Kahapon nagsumite ang Pangulo ng kanyang kandidatura, hindi para sa pangalawang Pangulo tulad ng inaasahan, kundi sa pagkasenador. Tulad ni Senador Bongo, tatakbo ang Pangulo sa ilalim ng partidong PDDS o Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan. Minabuti na lamang na sa PDDS na lang mag-file para wala na pong problema sa any legal complications. But again, let me reiterate that there is an alliance between PDDS and PDP Laban. Ayon kay Nograles, nakatakdang magpatawag ng National Council meeting ang administration party na PDP Laban para pag-usapan ang mga susunod na hakbang ngayong halalan. Sinabi naman ng partidong Lakas CMD na kinukonsidera nilang isama si Pangulong Duterte sa kanilang senatorial slate. Sa ilalim din ng Lakas CMD, naghain si Mayor Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Balak kausapin ni Presidential Aspirant Bongo si Davao City Mayor Sara Duterte para sa posibleng tambalan sa 2022. Issue naman ng substitution, face shields, ang naging sentro ng mga pahayag ng ibang kandidato.
ang detalye sa pagpapatrol ni Joyce Balancho. Wala pa ring running mate sa presidential aspirant Senator Bongo para sa halalan 2022. Ang target niyang makasama, si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Tumatakbo ngayon si Mayor Sara bilang vice-presidente sa ilalim ng lakas CMD Party. Inadopt din siya ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan kumakandidato si dating Senator Bongbo Marcos sa pagkapangulo, pero wala pang opisyal na pahayag ang alkalde tungkol sa kanilang posibleng tandem. Sino ba namang ayaw kumiling na suportahan ka ni Mayor Sara? So ako pong tatanungin, hihilingin ko po na suportahan niya po ako bilang Pangulo. Pag aminigo, hindi pa sila nag-uusap ni Mayor Sara, pero nagpahiwatig ang senador na posibleng mangyari pa rin ang tandem nilang dalawa. So, hindi pong nalalayo yan, ngunit meron po kaming partido at meron po proseso na dapat sundin, antayin na lang po natin. Ako po'y nananawagan sa mga supporters ko, supporters ni Pangulong Duterte, na tayo po'y magkaisa na lang po. Magkaisa tayo. Alang-alang na lang po sa ating mga kababayan. Nanindigan naman ang kampo ni dating Senator Marcos na magiging malakas ang posibleng tambalan nila ni Mayor Sara. Malaking bagay yun sapagkat even other political analysts are one in saying na maidudugtong talaga yung Mindanao votes at makakadagdag talaga sa Visayas votes. So matibay yung tambalang Marcos-Sara kung sakasakaling ito ay matuloy na. Nananatili ding kumpiyansa si Marcos na hindi uusad ang mga petisyon para kanselahin ang kanyang kandidatura na base sa kanyang conviction sa tax case noong dekada 80. Samantala, sa gitna ng balasahan at urong-sulong ng mga kandidato, sinabi ni Senator Go na pabor siya sa iminumungkahing pag-amyenda sa election code, partikular na sa issue ng substitution. Ako po ay biktima rin po ng itong ng substitution. So kung kailangan baguhin, kailangan silipin, okay po sa akin na silipin natin. Para talaga kung desidido ka na dito sa posisyon na ito, may tuldok na kagad. Hindi yung antayin nyo muna yung sino yung mga tumatakbo. Si Vice Presidential Candidate at Senate President Tito Soto naman, sinabing matapos ang budget deliberation, posibleng maisalang na sa diskusyon sa Senado ang ilang panukalang batas hinggil dito. Nilagyan kasi ng extension . Dapat yan, wala na yung extension. Hindi ba? Dapat talaga, ano yan, you're prepared? You're ready to run for any particular position? Mag-file ka. Pagka nagtindili-dali ka, nagkatagal-tagal ka, hindi ka sigurado. I don't think the people would like leaders who are undecided. Hindi naman magpapakakampante si Soto kahit pa lumabas na nangunguna siya sa pinakahuling SWS survey. Hindi rin siya nababahala kahit pa makakalaban si Senator Kiko Pangilinan, asawa ng kanyang pamangkin na si Sharon Cuneta. That question would better be asked my wife and my children. They have a different perspective. Yeah. Sa akin, I brush it off. Okay. To them, it's a big deal. I said, it's not going to be easy. It's a complicated matter. They're very close, the Sotos. But when we got to talk to Sharon, and she said they prayed about it with Frankie. After praying, she said, and she said this, she said, whatever you decide, she said, we will support you. Samantala, nagkomento naman ang ilang presidential aspirants hinggil sa pagtatanggal sa mandatory na pagsusuot ng face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa tulad ng Metro Manila. Nagpasalamat si Senator Manny Pacquiao sa desisyong alisin ang paggamit ng face shield na naging pahirap lang umano sa mga Pilipino at wala rin umanong scientific basis na epektibo. Si Manila Mayor Isko Moreno na nauna nang inaprubahan ang hindi paggamit ng face shield sa siyudad na Maynila, sinabing naibsa ng araw-araw na gastos sa face shield, sabay sabing kung magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng sitwasyon ay maaring mapunta na sa new normal ang bansa. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Pamilya at hindi mga partido ang nangingibabaw sa politika sa Pilipinas
ayon sa ilang eksperto. Dahil dito isinusulong nila ang reforma sa sistema ng halalan. Nagpapatrol, Mike Navalio. Sa hinabahaba ng bangayan ng dalawang paksyon ng PDP laban, ang partido ng Pangulo, lumalabas na wala itong pambato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa halalan 2022. Ang dapat sana standard bearer nito na si Senador Bato de la Rosa ay umatras na. Samantalang ang dapat na VP bet na si Senador Bongo tumakbo sa pagkapangulo pero sa ibang partido, ang federalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS. Si Senador Manny Pacquiao naman na nasa kabilang paksyon sa ilalim ng partidong PROMDI tumakbo. PDP laban is dead, di ba? Parang what happened? Kasi parang they carried Duterte in 2016 and yet and then after Duterte's victory, a lot of politicians flocked to PDP laban and now it seemed to have been orphaned. Para sa ilang eksperto, patunay ang nangyari sa PDP laban at ibang partido na mas nangingibabaw ang pamilya kaysa sa partido sa pagtakbo sa halalan. Mas maliwanag dito sa eleksyon nito kaysa in the past. Kung anong papel ng tinatawag nating political dynasties. Iba yung sentro ni gravidad ng electoral politics ngayon. Hindi partido. Mga pamilya. Kaya ang lakas ng loob na may tumatakbo, walang partido, pero mataas ang posisyon na hinahabol. Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. halimbawa, unang inanunsyo ang pagtakbo pagkapangulo kahit wala pang running mate o senatorial slate. Si Davao City Mayor Sara Duterte naman, tumakbong vice presidente kahit walang pangulo na katandem. Ang tanong ngayon, ano ang halaga ng mga political party sa bansa? Kahit kasi si Vice President Lenny Robredo na pangulo ng Liberal Party, tumakbong independent. Talagang useless ang political party as the determinant ng mga nominations, ng mga give and take sa mga negotiations. Kasi hindi sila yung mga key elements sa negotiations na yan. Ang political party po, in essence po, yan yung pumipili ng kanilang mga kakandidato para sa halalan. At yung pagpili po na yan, ay yan ang dinadaan sa proseso. Pero alam naman po nating lahat na dito sa Pilipinas, wala po tayong mga totoo at solid na political parties. Ang mga political parties natin ay run by personalities. Ayon pa kay Caritos, importante ang mga partido sa paglalahad ng programa o pulisiya sa taong bayan. Pero lumalabas na nagiging kasangkapan na lang ang ura-uradang pagsali sa isang partido para makatakbo sa isang pwesto. Hindi ito ipinagbabawal sa ilalim ng batas, kaya panahon na umano para amyendahan ito. It would seem that now political parties are in fact at the whim of individual candidates as they jump from political party to political party. Right, so so again, in that respect, it seems like this procedure is actually ripe for some regulation. Nagpaalala rin si Kasiple sa mga tumatakbo na sa taong bayan pa rin dapat nakasentro ang kanilang kandidatura. Mike Navalio, ABS-CBN News. Pinalabas na ng COMELEC ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng gun ban para sa halalan sa 2022. Base po sa COMELEC Resolution 10728, bawal ang pagdala sa labas ng bahay at pagbiyahe ng baril at iba pang deadly weapons mula January 9 hanggang June 8, 2022. Mananatiling kanselado rin ang permit to carry outside the President's mission order at iba pang letter orders mula sa AFP, PNP at iba pang government law enforcement agencies. Bibigyan po naman ng Certificate of Authority ang mga regular officers, miyembro at agents ng ilang piling tanggapan ng gobyerno, kabilang na ang Office of the President, Office of the Vice President at COMELEC. Pwede na ang magpaturok ng booster o dagdag na dose ng bakuna kontra COVID ang mga fully vaccinated health workers sa bansa simula bukas. Ayon po sa mga otoridad, papayagang magkaiba ang brand ng booster at ng naunang natanggap na COVID vaccine. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
Halos 8 buwan na mula nang makumpleto ng chief nurse na si Eric ang 2 doses ng Sinovac COVID vaccine. Excited na siyang magpa-booster matapos mabasa ang isang pag-aaral na bumababa ang proteksyon ng bakuna paglipas ng higit 6 na buwan. After 6 months, yung mga kakilala ko na na-vaccinan, it's either naging positive sila sa COVID for the first time or naging COVID positive sila ulit. Dahil sa may booster, magiging confident ulit na magkakaroon ng protection against COVID virus. Matagal na ring nakaabang sa booster shot ang kapwa medical frontliner na si Doc Jade. Marso siya naturukan ng 2 dose ng Sinovac. Pinagdasal naman po ng lahat yan na sana mabigyan na ng booster shots kasi according to studies, kailangan naman po talaga siya lalo na yung mga sa frontliners. Ang mga health worker na fully vaccinated laban sa COVID tulad ni na Nurse Eric at Doc Jade pwede nang magpaturok ng booster shot o dagdag na dose ng COVID vaccine simula bukas ayon sa Department of Health. Ito'y matapos bigyan ng Philippine Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ang ilang brand ng bakuna para magamit bilang booster. Pero rekomendasyon nito, ibigay ang booster makalipas ang hindi bababa sa 6 na buwan mula nang makumpleto ang primary series o maging fully vaccinated. Ayon sa FDA, pwedeng gamiting 3 dose sa mga tumanggap ng 2 doses ng kaparehong brand ang Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Habang ang Sputnik Light, pwedeng 3 dose sa mga tumanggap ng ibang brand ng bakuna. Rekomendasyon naman ng DOH base na rin sa EUA, pwedeng gamitin ang bakuna ng Moderna, Pfizer o Sinovac bilang booster kahit ibang brand ang naunang tinanggap na COVID vaccine. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., bibigyan ng kalayaan ng mga health worker na mamili ng brand ng booster pero depende pa rin ito sa supply. As much as possible na meron silang leeway. But we are recommending na kung ano yung available, yun ang i-take nila. Sina Nurse Eric at Jade, hindi na raw mamimili ng brand ng booster shot. Pero may mga health worker na fully vaccinated ng Sinovac ang gusto namang mabigyan ng ibang brand ng booster. Karamihan sa amin ang nakuha po, ang tinanggap po namin ay yung Sinovac. We were expecting na sana mabigyan ho kami ng mRNA na bakuna. So that will be yung Pfizer or yung Moderna or maybe AstraZeneca. Sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o Tala Hospital sa Caloocan, nakahanda na ang gagamiting vaccination site para sa pagtuturok ng booster sa mga health worker. The earliest that we can give is I think Thursday or Friday. Almost 100% they are willing na magpaano naman po, magpa-booster. We prioritize those healthcare worker na engaged sa COVID area. Inaasahan ni Galvez na sa susunod na linggo, masisimula na rin ang pag-rollout ng COVID booster shots sa mga senior citizen at immunocompromised na individual. Kaninang umaga, higit 1.3 million doses pa ng Moderna COVID vaccine na binili ng gobyerno ang dumating sa bansa. Bahagi nito ay gagamitin para sa mga eligible na menor de edad at ang iba ay bilang booster, sabi ni Galvez. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Naniniwala po ang grupo ng employers na hindi dapat gawing sapilitan ang pagbabakuna ng mga manggagawa. Ang mas dapat umanong tutukan ngayon ay ang distribusyon ng bakuna sa mga probinsya para mapalawak ang vaccination rollout. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Takot ang delivery rider na si Kenneth na mag-uwi ng sakit sa pamilya. Pero mas nangingibabaw ang pangamba niya sa side effects ng COVID vaccine. Ayoko talaga magpabakuna eh. Dahil nga po sa may namamatay nga, may namumong dugo daw sa ulo. Tapos ngayon, high blood pa ako. Baka lalo lang kaming mahirapan. Ilang beses nang ipinaliwanag ng Department of Health at mga health advocate na hindi dapat katakutan ang mangilan-ngilang side effects dahil mas mataas ang benepisyo sa bakuna na nakapipigil sa malalang sintomas ng COVID. The only one na makakasave sa atin from the pandemic is really to have vaccination. Dapat talaga magkaroon pa ng public awareness campaign at i-insert sa curriculum
Sa resolusyon ng Interagency Task Force, simula December 1, required na ang pagiging bakunado ng on-site workers sa mga lugar na may sapat na supply ng bakuna. Sinabi man ng Department of Labor and Employment na illegal ang no vaccine, no work policy, naniniwala ang kagawaran, reasonable ang IATF resolution at walang nilalabag na batas. Nakasaad din kasi sa resolusyon, hindi tatanggalin sa trabaho ang mga unvaccinated basta't regular na magpapresenta ng negative RT-PCR o antigen test na sila na ang gagastos. Hindi retain their status of employment, kaya lang hindi sila makapasok kung hindi sila magpa-PCR. And that is all right, that is within the discretion of management. Sang-ayon si Presidential Advisor Joey Concepcion sa polisiya para masolusyunan ang problema umano sa vaccine hesitancy at magtuloy-tuloy ang pagbubukas ng ekonomiya. Siyempre, there is always a risk of cases to increase, no? Over time. We must vaccinate immediately as many people. Sabi nila, oh, wala kayong bakuna ngayon, ang dami na. So there is no more reason, eh. Pero para sa grupo ng employers, dapat makarating muna ang mga bakuna sa mga probinsya at maplansya ang mga problema sa rollout. Marami yung nagre-reklamo. Kumisa, wala yung facilities for storage. Kumisa, security guard na lang magbabakuna sa'yo. Pati yung engineer yata, kulang eh. Tapos, paparusahan yung LGU. Yung kakulangan ng programa, yung kakulangan ng planning, sinisisi mo sa iba. Isang resolusyon ang inihain ng Makabayan Block sa Kamara para imbestigahan ang no work, no pay policy na nangyayari na umano sa ilang kumpanya. Sang-ayon naman si Dr. Liachon na gawing mandatory ang bakuna, pero dapat sagutin ng gobyerno ang gasto sa mga COVID testing para masigurong nagagawa ito ng regular at maagapan ang hawahan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, itinalagang bagong Associate Justice ng Korte Suprema, si Court Administrator Jose Maidas Marquez. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Brian Keith Hosaka, nanumpa na kaninang hapon si Marquez sa harap ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Nagsilbi bilang Court Administrator ng higit sa isang dekada si Marquez. Sa lagay naman ng panahon, patuloy na umiiral at nakakaapekto na ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at Mindanao. Ayon sa PAGASA, ngayong gabi, asahan ang pag-ulan sa Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro at Palawan. Posibleng makaranas ng malakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng baha at landslide, kaya pinag-iingat ang mga nakatira sa nasabing lugar. Samantala, magdadala rin ng pag-ulan ang shear line o tail end ng frontal system sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao na maaari ring magdulot ng pagbaha at landslide. Apektado naman ng abihan ang natitirang bahagi ng Northern Luzon. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, may tsansa po naman ng thunderstorms sa gabi. Sa ngayon ay walang inaasahang sama ng panahon na namumuo sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero may isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa layong 1,570 kilometers silangan ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa na ito ay magiging bagyo. Nangunguna sina Lea Salonga, Efren Bata Reyes at NBA star Jordan Clarkson sa bagong listahan ng Pinoy Living Legends na binigyan ng commemorative stamps ng PhilPost. Nagpapatrol, Mario Dumawal. 3, 2, 1! 10 Filipino legends na hinahangaan sa buong mundo ang binigyan ng commemorative stamps sa okasyon ng 75th anibersaryo ng PhilPost. Kabilang sa listahan, ang Broadway diva na si Lea Salonga, billiards champion Efren Bata Reyes, film NBA superstar Jordan Clarkson, computer technology expert Diosdado Banataw, designers na sina Monique Louie, Josie Natori at Kenneth Cobonpue, pati na ang isang Pinoy fast food icon. Personal ding dumalo sa okasyon ang bowling world champion na si Paeng Nepomuceno at chess grandmaster na si Eugene Torre. Happy na kami ni Paeng, lahat ng mga celebrants dito, happy na rin kami. Feeling na rin namin, winner na rin kami sa laro ng buhay. The best ever na recognition at honor
eh lalo po akong naniniwala na yung desisyon ko na ipursige yung paglalaro ng chess, eh hindi lang po good move, kundi excellent move. Hindi naman personal na nakadalo sina Salonga at Reyes, pero pakiramdam pa rin nila, nakakuha sila ng malaking parangal. The most excited person about this was my mom. She said, "Anak, they're going to commemorate you on a stamp. This is a big, big deal. It just means that you've reached another stage of your life, which any of us plans to sit. Because a lot of us are still active, a lot of us are still working, all of us are still striving to do the best work that we can and to be the best at what we do." Ang napabilang sa hanin ng mga kilalang personalidad ay na may tuturing kong isa na namang milestone sa aking buhay. Pinagmalaki naman ng mga Pinoy icons abroad ang kanilang lahing Pinoy. "I am proud of my Philippine heritage and hope to continue to inspire future generations to work hard and dream big." Nauno nang binigyan ng PhilPost commemorative stamps ang haligi ng basketball na si Robert Jaworski at Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Limited edition ang Celio series ni Salonga na may mahigit 200,000 kopya lang. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Paparating na ang ahas sa buhay ni Darna dahil makikilala na sa wakas kung sino si Valentina. Ikinakasana ng ABS-CBN at JRB Creative Production ang Valentina Reveal, kung saan ibubunyag ang aktres na napiling gumanap bilang mortal na kaaway ni Darna. Tangi nga ang Valentina role lang ang hindi inanunsyo sa cast reveal ng Darna the TV series nitong Oktubre. At kanya-kanya na ngang hula ang netizens kung sino na nga ba ang gaganap na Valentina. Magaganap ang Valentina Reveal sa Biyernes, November 19. Kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ang paglipat ng 5 bilyong pisong pondo para sa COVID-19 response sa farm-to-market road projects sa ilalim ng Agriculture Stimulus Package ng Bayanihan 2. Ginawa ito ni Lacson sa interpelasyon ng budget ng Department of Agriculture. Sagot ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng budget ng DA, maaring ginamit ang naturang pondo para maisaayos ang logistics ng ahensya. Kinwestiyon din ni Lacson ang pagtaas ng 17% sa funding ng DA para sa agri-machinery, equipment, facilities at infrastructure program. Nang tanungin ni Lacson ang DA tungkol sa isyung ito, itinanggi ng DA na alam nila ang detalye ng proyekto. "There are other priorities. When they prepared the budget, to answer the budget call, they were tedious in the preparation of the budget. Now all of a sudden, in a snap of a finger, nawala yung budget, nalipat kung saan. This is a perennial problem." Niutos ng korte sa Florida, USA ang pagbayad ng aabot sa $21 million na damages sa ABS-CBN ng 21 websites na illegal na nagpapalabas ng mga ABS-CBN contents. Bukod pa rito, inutos din ng korte sa 6 na nasasakdal ang pagbayad ng halagang nasa $30,000 to $90,000 na damages para sa copyright infringement, habang $10,000 naman sa isa pang website dahil po naman sa paggamit ng kaparehong domain na registered trademarks ng ABS-CBN. Ayon kay ABS-CBN Global Anti-Piracy and Content Security Head Alicia Lawrence, isa itong paraan para matigil ang pamimirata at ginawa itong posible ng US court system. Matatandaan na Abril nitong taon nang isampa ng ABS-CBN ang kaso sa mga nasabing website dahil sa illegal streaming na mga palabas ng ABS-CBN sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo. Marami ang humanga sa tapang at dedikasyon ng mga guro sa isang viral photo kung saan nakita silang sumuong sa baha para gampanan ang kanilang tungkulin sa mga mag-aaral. Aminadong nakaramdam din sila ng takot, pero sa huli, mas matimbang sa kanila ang malasakit at pagmamahal sa kanilang propesyon. Viral online ang mga larawang ito ng mga guro na sinuong ang baha para lamang marating ang kanilang mga estudyante sa Sara, Iloilo. Pero hindi natinag ang mga guro
nagampanan ang kanilang mga tungkuling makapaglingkod. Napakahirap po, lalo na po dito sa amin na walang internet connection at nagre-rely lang po kami sa mga modules. At gaano man kahirap ang pagsubok na kanilang pinagdaanan, sina ma'am, gagawin pa rin ang lahat makapagturo lamang. Bilang isang guro, lahat ay kaya naming gawin para sa aming mga estudyante. Para masigurado lang na walang maiiwan dahil sila ang buhay namin. At dito nga nag-viral online ang mga larawang ito at ang katagang, baha ka lang, teacher kami. Pagdating po namin doon sa ilog, mataas na po yung level. Natakot po kami at nag-doubt po kami kung makakatawid pa po ba. At blessing po na mayroong kalabaw na hila-hila po yung kalesa. Kaya sumabay na lang po kami doon para po patunayan na baha ka lang, teacher kami. Walang mahirap na gawain sa taong tunay na may malasakit at pagmamahal sa piniling profesyon. Kaya anuman ang hamon na dumating, siguradong kakayanin, lalo na kung sasamahan ng panalangin. Andito tayo para sa isa't isa. Sa ilalim sa Alert Level 4 quarantine status ang Catanduanes dahil sa napupuno mga kama sa ospital na nakalaan para sa COVID-19 patients. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Bago pa mag-pandemic, hirap na ang Eastern Bicol Medical Center sa Virac, Catanduanes. Lalo kapag may pasyenteng kailangang ilabas ng isla. Pero sa pagdating ng COVID, mas naging mabigat ang hamon. Bawas na ang medical staff dahil nagkakasakit o na-expose, tumataas pa ang bilang ng mga pasyente. Our hospital has been working at critical level since pre-pandemic. No? Kami po ang end referral hospital, provincial hospital ng Catanduanes. And being an island, hindi po kami madali mag-refer ng pasyente sa mainland Bicol. Thankfully, we have not stopped operating since 600 days of the pandemic. Walang bakasyon, bawal mag-leave. No? So, pinaka-bakasyon na lang namin ay ang quarantine. Okay. Ayon sa pamunuan ng ospital, may 25 kama silang hinanda para sa COVID. Kasalukuyan silang may 28 pasyente na COVID positive at probable COVID. Sa mga nakalipas na buwan, karamihan umano sa mga dumudulog sa kanila na mga kaso ay mga buntis. Ang isang pasyente nilang ina at bagong silang nasanggol, binawian ang buhay dahil sa komplikasyon ng COVID. Symptomatic na yung mother, pero hindi siya agad nagpa-ospital. No? Parang nasa bahay pa lang. And I think eventually she got tested. Nung lumabas yung test na positive, saka pa lang nagpa-admit. So nung na-admit namin, she was really severe to critical na talaga siya. We realized na marami rin talagang taong takot matag na COVID and takot na mapunta sa ospital. Sapat naman ang supply sa ngayon ng provincial hospital. Pero makakatulong din umano ang mga donasyon gaya ng mga medical grade face mask. Lalo't inaasahan nilang mananatiling mataas ang bilang ng mga COVID cases bago magkaroon ng epekto ang pagsasailalim sa lalawigan sa mas mahigpit na quarantine status o alert level 4. Ayon naman sa Provincial Health Office, may 353 na aktibong kaso ng COVID ngayon sa Catanduanes. Nasa 80% ang utilization rate sa mga ospital sa isla o 8 sa bawat 10 kama para sa COVID ang okupado. We have probable and suspect with comorbidity awaiting for results na nandoon sa ospital na nag-o-occupy po ng COVID bed. And that explains our high hospital bed utilization for COVID patients. Pinapaspasa na rin ng Provincial Health Office ang pagbabakuna sa mga taga-isla, lalo't malayo pa sila sa target na bilang ng populasyon. Pinapadali rin nila ang proseso para sa mga taga-isla para mas mahikayat ang mas marami na magpaturok, gaya na lang ng pag-door-to-door. Nagbibigay na rin ng ayudang kapalit para sa mga daily wage earners na ayaw mawalan ng kita kapag mag-absent para sa bakuna. Malayo pa kami sa herd immunity, but we are accelerating vaccination activities, especially now that we are on this
quarantine classification that gives us more opportunity to speed up. Tumulong na rin ang mga simbahan na nagbukas ng mga pintuan para mas mapalapit ang bakunahan sa mga komunidad. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Six Adventure ang inaabangang live-action adaptation ng Cowboy Bebop. Isa sa mga hindi malilimutan ng cast ang karanasan nilang mag-shoot sa gitna ng pandemya. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Guys, depends on who you ask. Isang action-packed space adventure ang dala ng Cowboy Bebop. Okay, 3, 2, 1, let's go. Hango ito mula sa pinakamamahal na anime series sa Japan tungkol sa tatlong bounty hunters na tutugis sa mga kriminal sa kalawakan. Bibida si John Cho bilang si Spike Spiegel, Daniela Pineda bilang Faye Valentine, at Mustafa Shakir bilang si Jet Black. Do not shoot her. Kwento nila puno ng excitement at challenges ang pagganap sa kanikanilang roles. The three of us. Go grab some bounties. We've been working toward this for a long time. You know, we started in 2019, jillions of years ago, and so, for me personally, I had an injury on set, had to go home, rehab, come back during the pandemic. So it feels like a long journey, and I'm excited to sort of complete it. This has been a long time coming. We worked really, really hard. There were a lot of hoops to jump through. This just feels like a very big accomplishment. Tagdag ng tatlo into the character na sila nang makuha ang kanilang mga roles. Ibinahagi pa ni Daniela ang natutunan sa veteranong aktor na si Jim Carrey. He said that you don't find parts, parts find you when you're informed and you're ready to do them. And yeah. I feel like that is a truth when it came to this show. Naging matagal ang proseso ng pagbuo ng live adaptation, pero hindi naging mahirap ang shoot kahit pa ginawa ito sa gitna ng pandemya. We were shooting in New Zealand, which was COVID-free for most of our time there, which so that was a real blessing. Mm-hmm. And that was sort of dumb luck because we started shooting in 2019 and then we had to come back in 2020 when the pandemic was happening. So it was a real blessing to be there. There were some protocols that we followed, obviously, but what was mentally freeing about being there was knowing that it wasn't in the community, we could take off our masks. Excited bumisita sa Pilipinas sina John at Daniela, habang ibinahagi naman ni Mustafa na Pinay ang kanyang girlfriend. My significant other is also Filipina. So, oh, really? Next time I go back, I want to go to Leyte, where her family is from. I want to go on an eating tour. I'm pretty, from what I understand, I have a pretty high spice tolerance, but I feel like, from what I understand, Filipino peppers could give me a run for my money. Ipapalabas via streaming simula November 19 ang Cowboy Bebop. Yes, right now. Hello. Kenya. Kumusta? Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. In this solar system. Alam nyo ba na may isa pang Pilipino na posibleng kilalanin ng simbahang Katolika bilang santo? Sino kaya siya? Yan po ang sasagutin ni Boyet Sison. Boyet! Alam mo ka, Henry, na higit 10,000 santo ang kinikilala ng simbahang Katolika at dalawa dito ay Pinoy. Ang mga yan ay sina San Lorenzo Ruiz at si San Pedro Calungsod. Pero alam nyo ba na posible nang maging tatlo ang mga santong Pilipino? Mas magiging malalim pa ang kahulugan ng pagdiriwang ng 50th taon na pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Ngayong may posibleng maging ikatlong Pilipinong santo. Siya si Archbishop Teofilo Bastida Camomot. Isinilang siya noong March 3, 1914 sa Cogon, Carcar, Cebu at naging pari noong 1940. Buong buhay niya'y inilaan sa paglilingkod sa Diyos at sa mga kapwa. Kaya bagay na bagay ang pangalan niyang Teofilo na ang ibig sabihin ay lover of God. There was a story na kahit kasi naubos na yung pera pagbimigay sa mga pulupi,
binigay niya kahit yung pectoral cross ng bishop at saka yung ring ng bishop doon sa mga pulubis. Namatay si Kamombot sa isang car accident noong 1988 sa edad na 74 dahil sa kanyang simpleng pamumuhay, pagmamalasakit at pagtulong sa mga kapuspalad, isa siya sa mga Pilipinong isunusulong na maging santo. Pero alam nyo ba kung paano nagiging santo ang isang tao? Yung sa archdiocesan stage, magawa ng investigation yung bishop regarding the sainthood of the candidate. So magawa ng investigation sa mga living witnesses at saka i-analyze yung mga written documents ng candidate. Kung papasa yun, then we move to the second stage, yung tinawag na Roman stage, saan na magawa tayo ng posisyo. Meron analysis of the witnesses, meron din yung biography, at saka may chapter that would prove bakit kailangan or it would merit na maging santo po siya. Halos 500 pahina ang posisyo ni Kamombot na naisumiti sa Roma noong Hunyo ng nakaraang taon. At noong isang linggo, inaprubahan ng Theological Commission ng Congregation for the Causes of Saints sa Vatican ang posisyo. And once the cardinals approve, they will recommend sa Santo Papa for the Pope to declare as venerable. Then after venerable, we need one miracle para maging biyato or blessed. Mm-hmm. Then another one miracle for him to be declared as saint. Alam nyo ba na minsan umaabot ng 400 hanggang 500 taon bago maging santo isang tao? Isa si St. Pope John Paul II sa pinakamabilis na naging santo sa modernong panahon na na-canonize sa 9 matapos pumanaw. Ako po si Boy at Cesar, nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na. Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 38 days na lamang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Andrew Magadias. Maraming salamat at magandang gabi.